Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay November 11, 2021. So bagsak pa rin po yung ating pinakami index. Lakas kasi ng profit taking po ng ating mga foreign investors. So nakita ko kanina, nagkaroon tayo ng net foreign selling. Umabot siya ng more than 700 million. Ayan, so nagtipi na po karamihan ng ating foreign investors. Pero tingnan natin bukas. Hopefully maganda yung US market kasi parang tinangay tayo. Tagabi, medyo nagkaroon po sila ng fraction. Pero ngayon, tinitignan ko yung futures, medyo okay naman siya. Tapos, sa Philippine market naman natin, yung mga news, actually maraming good news pa rin, di ba? Lumalabas po yung mga earnings, okay naman yung mga nakikita natin sa kanila. Tapos, finil upan yata ni President Duterte kanina, yung adaptation po ng ating alert level system outside na ng Metro Manila. So nakita naman natin very effective po siya sa Manila kasi hanggang sa ngayon yung COVID cases po natin is umabot na nga lang po siya ng below 2,000 naman. Okay? So pag-usapan po natin yung ating mga trending stocks. So SGP, so finally, nag-gain po siya for the day. Si Aldi, ganun din po, nag-rebound siya. ASN, PSA, nag-rebound din. Converge, alam ko nag-rebound din to kanina. And then si Merrimart nag-spike pero parang nag-close din yung gap niya. Tapos si BSE, tignan po natin bakit siya naging trending. And then yung ating PSEI index naman. Okay? So disclaimer po, kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, so please read po yung ating pinaka-disclaimer. Sabi po natin, personal study lang po ito. So for educational purposes lamang. So wag mo pong gagamitin yung mga review natin as a reason para mag-buy, sell or hold po ng mga stocks kasi meron tayong risk na involved sa stock trading or stock investing. So, dapat alamin mo po yan bago mo pasukin yung mga stocks na binibili mo naman. And then, kung bago ka lang po dito sa ating YouTube channel, so please don't forget to subscribe. At kung gusto mo ng guide dito po sa ating PSE market, so meron tayong membership button dito, i-check mo na lang po yan and then message mo ako sa aking Facebook account para maisama po kita sa ating trading community. Or kung gusto mo, subscribe ka lang dito, tapos panoorin mo na lang po yung mga daily na ina-upload naman natin. So halos daily naman, di ba? Meron po tayong mga reviews about sa trending stocks natin. So meron tayong company review section, profit or loss, basic indicators, technical analysis, yung ating fundamentals. Ayan. So ito yung pinakakailangan talaga natin, risk management, para hindi po tayo naguguluhan kapag bumabagsak po yung ating mga hawak na stocks naman. And then follow mo ko guys dito sa ating Palaboy Trader Crypto Ko To na YouTube channel din. Pero yun nga, nakafocus tayo sa mga crypto assets na gumagamit po ng ating mga play to earn games. So yung mauso ngayon, yung ating NFT na mga assets naman. Ayan. So tingnan mo lang guys kung anong mga pinagre-review natin dito. So kung sa PSE market ka kasi, at then mahilig ka sa game, so parang pinag-combine yung trading at saka yung feature ng ating mga games naman. So play to earn nga po yung pinaka definition natin sa kanila. Or follow mo ako dito sa ating social media, dito sa ating Palaboy Trader na Facebook account. So nagpo-post po tayo about sa stock market natin. Ganon din po dito sa ating Facebook page. So ganon din po mga info about sa stock market. So ngayon, tingin po tayo sa mga na-retweet natin. Marami tayong good news na mga nabasa. Hopefully nga, bumalik na po yung sentiment ng ating PSE market. So ito, very good siya kasi yung ating COVID cases, kahapon more than 2K, pero ngayon is less than 2K. So naglalaro na lang tayo in between ng dalawang numbers na yon. So ngayon, nag-close po tayo 1,974 cases. So very good, di ba? Pababa yung ating COVID cases. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung ating alert level system, pinirmahan na po ni President Duterte para ma-implement nationwide, which is very effective, di ba? Sobrang baba ng ating COVID cases. Net foreign selling tayo, kaya majority po ng mga blue chips nagbagsakan. So mamaya, makita po natin yan. MWC, may kita naman daw siya 6%. Net income of 3.4 billion. So 6% lang pero laki, di ba? 3.4 billion. Ayan. So buhay si Manila Water. Tapos ito, good news ulit guys. Meron na naman tayong 3 million doses po of government procured. Sinovac vaccine delivered at NAIA Terminal 2. Tapos, di ba, may mga nakakita na po ako mga post na na yung mga pinag-usapan natin last time, yung mga kabataan is nag-umpisa na po sila ng mga injections naman nila. Ayan. So, hopefully, mapababa po yung ating COVID cases para makabalik sila sa mga schools naman. Monday, book third quarter net income of 2.8 billion
up by 1.2%. DMCI homes registering laki, oh, 692% upsurge in 9-month net income to 4 billion. Ayan. So, tiba-tiba yung ano, mga may-ari po ng ating DMCI. Merimart, ayan. So, nagbukas na nga po siya. 75.08% equity stake in Carlos Super Drug Pharmacy. Ayan. Very good investments yan, ha? Pero parang hindi pa siya ma-price in. Pizza, book 9-month net loss of 35 million. Ay, lugi pa rin si pizza natin. MPI clarifies that the group interest to build storage facilities for Shell as opposed to report saying MPI is keen on acquiring assets of Shell. Ayan, so Converge, net income more than doubled to 5.2 billion. Ayan, so kaya pala umakyat siya ng 3% ngayon. DMC, Converge ICT, net income, wow, laki. 100, up siya ng 109%, so 1.9 billion. So medyo pabukas na kasi yung mga ports natin. Tapos si Fitch, oh, di ba dinongrade tayo last time? Pero hindi naman nag-reflect sa market natin. Fitch upgrades 2021 Philippine growth projection from 4.3 yata yun, papuntang 4.5%. Converge ICT, so marami siyang good news. Monde, so napag-usapan natin yan. Mukhang hanggang sa ngayon, ha, pinag-usapan pa rin itong malampaya acquisition po ni ano, Mr. Dennis Uy natin. Banking unit boost SMIC profit in January to September. Ayan, so very good yung kanyang banking system. Jerry, third quarter net income plus positive 22% year over year naman siya. So meron din siyang kita na 169 million. Emperador, normalized net profit grew 35%, so very good din siya. MPI said it's exploring new opportunities as expects 2022 to be a better year for the company. And of course, majority po ng ating mga stocks naman. So DNL, 9-month operating profit grows 28.7%, so very good. SM, 9-month 21 income in line with call estimates. Shell PH, SEC grants Shell PH equity restructuring, so mega world, okay din yung kanyang income. Eagle Cement sustains growth in 9 months with net profit up by 89%. Ayan. So, wala tayong masyado nakitang negative, ha? So, majority sa ating mga stocks magaganda. Kaya nag-expect tayo for the long run. Hopefully, tuloy-tuloy na po na hindi na dumami yung COVID cases. Magiging maganda po yung performance ng ating mga stocks. Ayan. So, ito yung ano, mga summary ni Ma'am April. So, ito yung mga above estimates ng mga stocks natin. Ito naman yung inline. And then below. So below pala si Jollibee natin. Ayan. So anyway, yan po yung kanilang analysis. Dito CME announces details 4 million subscribers. So mabasa natin yung kahapon. FB net income up 68%. So lalaki ng kita ng mga ano companies natin. Why did Merimart get suspended? So pwede nyo basahin yan. FDI investments jump by 20%. So very good. Ano pa ba meron tayo dito kay Two Trade Asia na hindi natin nabasa? Merto form unit for common towers. Ano ba ito? Smart base station as of September reach 72,600, so nag-expand po siya. Another Globe unit to follow Mint's trail. Ayan, so ano kaya to? So mukhang maganda yung business ni Globe natin ngayon. Ang dami niyang good news, eh. Actually, yung funding na nakuha niya para sa kanya GCash, ang laking bagay po yun sa ano, sa business ni Globe naman natin. Yeah. Fitch ratings, ayan, so ito yung sinasabi ko sa inyo, 4.5% na po from 4.2% pala yung inakyat po ng ating GDP based sa review ni Fitch naman natin. Ayan, so very good. Marami pa rin tayo nakikita, di ba? Puro good news nga actually. Kaya siguro, tingin ko naman sa kanya, pullback lang yung galaw ng ating markets. Ngayon, tingnan po natin yung ano, yung ating Patreon pala, ayan. So nakalimutan ko sabihin. Ayan guys, so Thursday ngayon, di ba? So close ko na muna. December 2 na lang ulit tayo kita-kita dito po sa ating Patreon channel. So sabi ko sa inyo guys, i-visit mo na lang and then tignan mo po yung features po niyan kasi nag-guide po tayo ng makasama natin na traders. Meron tayong trading community. So kung gusto mo pong sumali, is pwede naman para mag-guide po kita dito sa ating PSE market, especially kung nahirapan ka or nag-uumpisa ka pa lang naman sa kanya. So check mo na lang po yung mga details po ng ating Patreon channel. Ayan. So punta tayo sa ating Two Trade Asia. So refresh natin. Ayan. So medyo malaki yung loss natin, negative 755 million. Nung isang araw, di ba, 800 million yung pumasok. Ayan. Nag-take profits na po sila. So binagsak si GGS, si Ali,
Robinson's Holdings, URC. So daming blue chips na bumagsak, pero ako perspective ko naman diyan kasi lahat naman is gumaganda po yung ano, yung kanilang mga income. So later on magka-catch up din yung ano, mga good news po natin sa kanila. Yung humila ng ating index sa ngayon, itong si Converge pala, kasi meron siyang recovery na 3.24%, and then si AGI po natin, so patuloy na umakyat, so nakakuha na yata ng momentum si Bloom, okay din, at saka si Robinsons naman natin. So medyo active yung foreigners sa pagbenta, 43%, and then 57% naman po dito sa ating locals. Meron nga tayong negative 0.6%, and then 6.5 billion po yung pumasok naman po sa atin ng mga trading or traded value for the day naman. Ayan. So check mo po yan, ha. So yan po yung mga summary ng ating PSE market. So actually halos nagbagsakan kanina lahat. Ang medyo kumita lang service sector, pero late pa, 0.05. And then pinakatamaan pala natin sa ngayon is yung ating properties naman. Okay? So yun po yung ating overall picture sa ating index. Tingin po tayo sa ating charting. Ayan. So medyo ano nga tayo, no, nagre-retest sa 7,300. Hopefully matapos na yung retest niya bukas, and then magkaroon naman tayo ng good weekends later on after natin magkaroon ng good bounce, kasi papunta na siya ulit or nag-bounce siya ng konti dito sa ating pinaka-support level naman sa kanya. So intact pa rin naman yung uptrend. So nauntog nga lang siya malapit sa 7,500. Hopefully for the coming few days is okay pa rin yung galaw ng ating market, kasi nga okay din naman yung ano, yung mga sinasabi po ng ating mga indicators naman. So kulang lang talaga ng ano, foreign investors para pumitik po yung ating mga stocks naman. So tingin tayo sa ating COVID cases, so mababa pa rin ngayon. Yung 7-day average na po natin sa kanya is nasa, ayan o, 1,800 na lang. 1,828. So parang biglang nagdahilan lang yung index natin, no? Or rather, nung ating COVID cases, kasi after mag-peak natin ng halos 25,000 dati, di ba, per day. Ngayon, nawala naman na, halos biglang nawala yung ating virus, tapos dumadami pa yung ating mga vaccinations. So, very good po yan. US market, so mukhang magkakaroon tayo ng magandang US market mamayang gabi, kasi ang lakas kasi ng drop nila, o yan si Nasdaq. Nag-drop po siya ng negative 1.66%. Pero ngayon, parang babawi po yung ating US market. So, yung ating European market is maganda na rin. Medyo mix po tayo dito sa bandang Asia. Merong mga red, pero mas marami po yung maganda yung galaw. Halimbawa, si Hang Seng, 1%. Si Shenzhen, 1.27%. So, very good po dyan sa bandang China natin. The rest is okay naman yung ano, yung galaw po ng ating mga stocks dito sa ASEAN at saka world indices. So, pagdating sa cryptocurrency, medyo may konting correction kanina. Pero ngayon, parang nagre-recover na kasi pag-green na po lahat yung direction po ng ating mga cryptos naman. Ayan. So, si Bitcoin, nagkaroon pala siya ng correction. Negative 2.25% naman. Ayan. So, yun lang po yung ano, mga news or events dito sa ating global market. So, wala naman tayo masyado nakitang negative news, actually. Kaya sabi ko nga, baka ano lang to, pullbacks lang po yung ano, nangyari po dito sa ating index. Ayan. So, pag-usapan po natin yung ating mga trending stocks naman. So, unahin natin si SGP. So, alam mo na, meron siyang gain. So, congratulations. Tingnan natin yung galaw ng ating stock na si SGP. Ayan, tapos yung mga buyers natin. Para alam natin kung sino yung ano, mga jackies po ng ating stock. So, meron siyang gain, 4.76%. Ayan, ang laki ng net foreign niya. Negative 211 million yung lumabas po ng foreigner. So, mga locals yung sumasalo. Si Papa Call, and then yung seller pa natin, si Regis, at saka si UBS naman natin. Ayan. So, hopefully magtuloy na po yung recovery nitong si SGP natin, kasi lugi kasi yung ano, investors dito sa ano, sa 300 pesos, di ba, kung nag-accumulate sila dito sa area na to. So, halos laki. Sobrang laki ng ano, loss na makasama natin. Ayan. So, 13.2 na po yung closing. So, actually, ang hirap makita ng chart kahit dalawa na yung kandila natin. So, tingnan mo na lang, guys, ha. Pero ako, wala pa kasing ano, masyadong visible na ano, support. So, tingnan mo na lang kung pinasok mo siya. Okay naman yung galaw niya ngayon. Hindi muna ako magdodrawing sa kanya kasi wala tayong makita, isang dot lang yung ano, nakikita natin sa kanya ngayon. Ayan. So, hopefully, mag-rebound po itong si, ano, si SGP naman natin. Okay? So, meron tayong next si Oldie. Yan. Puro rebound ngayon, no? Dito sa mga ibang nag-drop na stocks natin last time. So, medyo bumabawi si Oldie natin, guys. Umakit na po siya.
Ilan ba yung inakit yan? Tingnan natin yung inakit ni Oldie. Umabot siya ng 4.23%. So, okay na rin yan, di ba? Medyo malaki na rin. Net foreign buying is wala pa. Negative 195,000. Call SB equities yung main buyer. And then call Abacos yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. So, tingnan natin yung kanyang chart. So, hopefully, yan na po yung pinaka-support natin kasi ilang beses siya nag-bounce dito sa area na to. Balitan ko lang yung kulay niya. Dito sa around 0.7. So, na-retest po niya. So, ibig sabihin, shake out yung dalawang tail dito sa area na to. Kasi psychological level kasi yung 0.7 level naman natin. Ayan. So, very good. So, kung Fibonacci ang usapan siguro, baka pwede na, no? Meron tayo nakikita kasi ng mga green candle. I-measure natin mula 0.6 hanggang peak. So, ang 50% Fibonacci, kung sakaling umakyat siya, nasa 0.85. Ayan. So, sana umakyat itong si ano natin, si Aldi naman natin. So, sukatin ko ulit. Ayan. Tapos, save ko. Para bukas, kung nag-trending ulit si Aldi, yan po yung titignan naman natin sa kanya. Ayan. So, ganyan yung nakita ko sa kanya. Hopefully, umakyat na po siya. Ace N. Ayan. So, parang ayaw umakyat ni Ace N natin, ha. So, nag-green naman yung close candle natin. Siguro, okay na rin yan, no? Kahit pa paano. Medyo nagbabounce siya ng konti dito sa ating MA 20 level naman. So, hopefully, magtuloy-tuloy po yan si Ace N. Meron pa tayong catalyst sa kanya. Wala eh. Yung nababasa ko lang, yung board nila, si Mr. Jaime Sobel de Ayala, parang meron siyang partnership doon sa bandang Singapore. Pero dito sa stocks mismo, wala naman ako nabasa sa kanya. So, meron po siyang gain na 1.15%. So, very good. Tapos, anya, no? Hindi pa rin nawawalan yung, ano, yung net foreign buy natin sa kanya. Meron siyang 111.36 million na net foreign buyer. So, Maybank, JP Morgan, yung ating pinaka-main buyer. And then, si Maybank UBS naman, yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. So, intact pa rin naman yung, ano, yung trend direction. So, wala tayong babaguhin sa kanya. Ang kailangan mo lang talaga during these times, matyaga ka lang sa kanya kasi medyo nabawasan yung ano yung momentum nitong si ACN naman natin. Okay? Next po natin si PHA. So finally, kala ko itatapon na talaga natin tong si PHA. So nagkaroon po siya ng bounce. So ngayon, maganda, ma-retest niya po yung ibabaw ng ating MA9, pero ako bearish pa rin naman ako sa kanya kasi kita mo naman, medyo obvious naman na ayaw talagang gumalaw ng price action. Pero malaki yung gain niya ngayon. Umabot po siya ng 7.81%. Okay na yan, guys. Medyo malaki na yan. So, check mo na lang kung meron kang hawak na PHA, yung risk mo. Meron siyang net foreign buying na 116,000. So, walang masyadong foreigners. Call Maybank po yung main buyer. And then call Abacos po yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So, ganun pa rin yung chart natin. Downtrend pa rin. Ang ano lang, pwede mong ilagay dyan. Tingnan natin bukas kung tama yung analysis natin. Kung pwede maging support na nga po natin yung 0.6 na level naman natin. Kasi overall picture, downtrend pa rin naman kasi itong strong downtrend, itong CPHA naman natin. Ayan. So, meron ba tayong ibang data pa? Wala na. So, wala na ako nakita ng ibang news po dito kay PHA. Next natin si Converge. So, si Converge, alam natin, di ba yung nabasa natin kanina, meron po siyang good catalyst, which is yung maganda nga po yung kanyang pinaka-earnings naman. Ayan. So, hindi ko na bago pala yung lagi ko nakakalimutan itong mga indicators natin. Ayan. So, nasa trend direction pa rin naman si Converge. Ayan. So, okay lang, di ba? Di hold lang kung hawak mo siya. Kasi, especially ngayon, parang gusto nyo mag-breakout, di ba? Tapos, medyo malaki yung volume po nitong si Converge natin. So, hopefully, matuloy na yan para makarecover po yung price action natin sa kanya. Meron siyang gain, 3.24%. Ang laki. Ito, nagpapahirap sa kanya. Meron siyang negative 363 million na net foreign selling po itong si Converge ICT natin. Pero based pa lang doon sa review sa mga ano niya, 'di ba? Very very convincing yung ano yung earnings po nitong si Converge. So si Maybank Credit Suisse yung ating main buyer and then Salisbury at saka si CLSA naman yung pong ating pinaka main seller naman sa kanya. Okay? So yan po yung ating nakita kay Converge ICT. So very good naman yung chart niya, Mary Mart. So, nagbukas na siya, di ba? Tama ba? Ayan, November 11. Ayan. So, may chart na tayo. Nag-open siya ng malakas. Ilang percent ba itong inakyat ni Mary Mart natin? So, alam mo na yung catalyst, ha? Meron siyang inacquired na drugstore. Kaya po ganyan. Nagkaroon siya ng trading halt kahapon, di ba? Ayan. So, wala siyang trade kahapon. Umakyat siya na 13%. Pero parang hindi kinaya. Puro profit taking. Balik ulit tayo sa 3.2 or 3.25 na levels po nitong si
Merry Mart naman natin. So, sino ba mga jockeys natin dito? Yan. So, meron siyang gain, 0.31. So, binawi din niya, no? Hopefully, hindi ka nakabili sa opening. Meron siyang net foreign buying, 700K. So, hindi ganun kalaki. Call FMS yung main buyer, and then BDO, RCBC po yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Ayan. So, ganyan pa rin naman yung drawing natin. So, isang malaking either downtrend or sideways channel po itong si Merry Mart naman natin. And then lastly, itong si BSE po natin. Kaya natin nang nangyari dito kay BSE. Nag-rebound na ba? Kinain niya ulit yung gain niya for the past, yung past na trading natin sa kanya around November 9. Ayan, so, hindi po natuloy yung, ano, yung rebound natin. Actually, ang ganda tignan sana na breakout tong area na to, pero dahil mahina, baka mag-retest ulit tayo dito sa below 0.7 level naman. Hanggang sa makaanap po ulit ng momentum itong si BSC naman natin. So, tingnan natin yung kanyang performance. Sino ba yung mga nagpagalaw sa kanya? Meron siya loss, negative 2.78%. Ba't wala tayong, ano, wala tayong foreign buying sa kanya. Call BDO yung main buyer natin, and then call BPI yung ating pinaka-main seller. So, hindi ba kasama ang, ano, basic energy sa mga foreign buying sa selling. So anyway, ganyan pa rin, sideways pa rin tayo, although at least nasa taas naman tayo ng trend, pinaka-trend direction natin, di ba? So nag-stay naman siya above ng 0.7 or sa 0.7 area or dun sa ating yellow line yung ating MA 20 naman sa kanya. Okay? So yun po yung ating mga reviews. So actually wala akong makita negative news eh. Kaya nga sabi, malakas yung loob ko sabihin na ano, pullback lang po yung mga na-experience natin. Kasi ang gaganda ng earnings ng ano, mga companies natin. Tapos, lalo pang gaganda yon kasi nagbukas tayo ng alert level 2 dito po sa Metro Manila naman. Okay? So, yun lang po muna yung ating review. As usual, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palaboy Trader na YouTube channel, yung Crypto Koto channel pag curious ka sa kanya, yung ating Palaboy Trader na Facebook account, Facebook page, Twitter. So, i-check mo yung mga nire-repost natin. Tapos yung Patreon po natin, kung saan nag-guide tayo ng makasama natin na traders at investors sa PSE market, is December 2 na lang po ulit yung ating opening naman sa kanya. Okay? So yun lang, maraming salamat at kita po ulit tayo bukas.